pinag-uusapan daw dito yung mga puno na parang parang pagka ano ang tawag doon, para idinidikit yung mga kwentong katatakutan, di ba? Ang unang-una puno ng balete, di ba? Oh, dako, pagka sinabi yung balete, may ano agad, white lady. White lady, may kapre. Oh, ano pa ba? Puno ng sampalok, may kapre. Yung malalaking branches niya, di ba? Oo. Na hindi mo siya mayayakap. Pag may ganung kalaki na, marami na raw kwento doon. Pag nakakakita ko ng matandang puno, talaga nag-tabi-tabi puno, no? Ganon. Kasi para sabi, baka doon may nakatira doon. Maganda pag-usapan natin yan. Dahil, bakit nga ba nahahaluan ng katatakutan ang mga puno sa bayan ni Juan? Dito sa paaralang ito, sa bayan ng Dinalupihan sa Bataan, bukod sa mga guro, may iba pa raw na nagmamatsyag sa mga estudyante. Mga nilalang na hindi raw kabilang sa mundo ng tao. At di umunoy nananahan sa punong ito. Sa tabi mismo ng paaralan, matatagpuan ang isang rubber tree na halos 20 dekada na raw nakatanim dito. Dahil sa hitsura nito na malaki at malago ang mga baging, ilag dito ang maraming estudyante. Lalo't ang iba sa kanila, may mga nakakatakot na kwento kaugnay ng nasabing puno. Isa sa mga pamosong kwento rito ang tungkol sa di umunoy mapaglarong maligno na madalas magparamdam sa mga bata. Pag dumadaan po ako, para pong may nakaupo po dun sa puno, tapos kaya po bigla po ako natatakot. Yung moment na po, natinignan ko po yung gumagalaw na baging. Kinabukasan po na umaga, linagnat po ako. Tapos medyo mahaba yung buhok. Ang estudyante namang si Lito, hindi niya tunay na pangalan, sinaktan pa di umano ng white lady na naniniraan sa puno. Alasing ko po ng hapon, naglalakad po ako. Tapos bigla po nakakita ang babaeng nakatayo. Tinignan ko lang po, tapos bigla pong nawala. Tapos tumingin po ako ulit, bigla pong ulit nandun. Para alamin ang pinagmulan ng nasabing rubber tree, kinausap namin ang pinakamatagal na guro sa paaralan na si Binibining Salome Aquino. Pinatanim siya ng dating namatay na principal na Pablo Manalili. May nakatira dito noon na mga namamahala dito, nagbabantay. Nakikita rin pagkagabi na parang merong ano, meron daw tao sa puno. Habang lumalaki puno, namibirmi siya dyan. Marami ng araw ang nagtangkang putulin ang puno. Pero ang mga naglalakas loob, kalaunan daw, ay nagkakasakit. Isang araw sa mga nakasubaybay sa paglaki ng nasabing rubber tree ay ang 64 anyos na si Aling Perla. Halos 20 dekada kasi siyang tumira sa loob mismo ng paaralan. At nang mamatay daw ang kanyang asawa, nagkaroon pa daw ng ibang anyo ang nananahan sa misteryosong rubber tree. Kasabay nito ang pagpaparamdam sa kanya umano ng kaluluwang nananahan dito. Ang paniwala ni Aling Perla, ang isa sa mga espiritong ito ay ang mismong asawa raw niya na si Mang Danilo. Kasi yung asawa ko nung namatay, nakapantalon, nakasando. Kaya sabi ko, baka asawa ko ngayon, binabantayan ako. Yan lang, ang ginawa ko, sinundan ko siya doon sa
lakad niya, tapos bigla siyang nawala.